mga katinagalog ko. Totoong naganap ang kwentong ito sa bansang Tijuana na nabalita na rin sa kanila. Ikukwento ko sa inyo ang naging karanasan ng pamilya ng batang si Sofia at ang pagdarasal nito kay Lucifer. Sa nakahahalinang bansa ng Tijuana, ang batang si Sofia ay isinalarawan bilang magalang at talaga naman nabibong-bibo. Matalino rin ito at maaasahan, hindi maikakaila na ito rin ay talaga namang masunurin sa kanyang mga magulang. Gabi-gabi lagi itong nagdarasal. Sa panalangin itong mataimtim, ito ay nagpapasalamat sa kanyang naging buong araw. Nagpapasalamat din ito sa biyayang kanyang natatamasa at maging sa susunod na mayabong na araw na ipagkakaloob nitong muli sa kanya. Ngunit ang panalangin na ito ay hindi para kanino, kundi para kay Lucifer. Gabi-gabi, ipinananalangin ito ang kalusugan ng kanyang mahal na pamilya sa kanya. Gabi-gabi, idinarasal nito na sana bukas ay maging maayos ang lahat. Minsan ang ihatid ng ina ang anak sa kanyang higaan. Napangiti ito nang makitang akma na muling magdarasal ang kanyang butihin na supling. Ngunit napalitan ng pagkabahala ang ngiti sa labi ng ina. Ito ay nang marinig nito ang pangalan ni Lucifer na namutawi sa labi ni Sofia. Nang hindi na nakatiis ang ina ay nagtanong na ito sa anak niya. Nais nitong maintindihan ang inaasal nito na kakaiba kung bakit kay Lucifer ito nagdarasal at hindi sa puong may kapal. Ngunit nang tanungin ng ina ay tila ba umiiwas ng sagot ang bata sa kanya. Tila ba may itinatago ito mula sa ina na nararamdaman mismo nitong si Maria. Lumipas ang ilang araw sa hindi inaasahang kaganapan ay binawian ng buhay ang bata na si Sofia. Sa gitna ng pagluluksa ng pamilya, sa lamay ng bata ay may misteryong lalaki na doon ay pumunta. Binayaran nito ang pagkakautang ng pamilya sa punerarya. Ang kakaiba sa lalaki ay walang sa kanya ay nakakikilala. Hindi nila siya kamag-anakan. Kaya naman ang ina ni Sofia na si Maria ay nilapitan ng Ginoo. Ito ay upang alamin kung bakit binayaran ito ang nalalabi nilang utang sa paglalamay at paglilibing sa supling nito na si Sofia. Nagulantang ang ina nang sabihin ang kausap niya kung sino talaga siya. Ayon sa lalaki na narinig nito ang dasal ng kanyang supling. Gabi-gabi, dagdag ng Ginoo na dahil hindi nito tinitingnan ang iba pang kadahilanan at nanalig ito sa kanya. Kaya naman nagpunta siya upang gantimpalaan ang anak niya na si Sofia. Ito ay upang malaman ng pamilya ni Sofia na ang dinarasalan ng anak niya ay totoo. Kaya naririto siya upang tulungan ang naiwang pamilya nitong si Sofia. Ayon sa kanya na napahanga siya ni Sofia sa bukas na kamalayan nito tungkol sa kasamaan at kabutihan. Kaya naman mas naiintindihan daw niya ang konsepto ng kadiliman at kaliwanagan. Mga katinagalog ko, anong masasabi ninyo sa kakaibang kwentong ito ng batang si Sofia? Sa tingin ninyo, may punto nga ba ang ginagawa niya? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.